I will not allow the traditional face-to-face teaching. May patas ang trend ng COVID-19. Mahigpit ng sinusunod ng mga pagtanima ng mga mamamayan sa patakaran ng pamahalaan upang makaiwas sa virus. Hindi na magsasagawa ng face-to-face classes hanggat walang bakuna para sa COVID-19. At urutusan natin yung mga university. Ngayon ang panahon upang sumunod muna. I cannot and will not put to rest the health and lives of our students and teachers. Pagsikat ng umaga kasabay ang pagmulat ng mata. Oras na para pumasok sa eskwela, ngunit ngayon ay parang kakaiba. Ako ay namumuhay sa apat na sulok ng aking kama na hindi alam kung paano matatagpos itong pandemya. Bagong buhay, ngunit ito nga ba ay bagong pag-asa? Sisikaping makatapos, ngunit kaya nga ba? Susuko o magpapatuloy? Dahil ako'y may pangarap pa. Good morning, class! How's your day? Alam kong marami sa inyo ang tila naninibago pa rin sa online class. Lahat naman tayo ay nag-a-adjust sa sistemang ito. Pero tiwala lang, kamusta naman kayo sa inyong mga tahanan? Okay naman po, ma'am. Mas natututo po ako sa math sa tuwing nagsusukli po ako sa tindahan namin. Student number 1, Neil Arlo de Guzman, ang working student, tindera, at kung ano-ano pang utos ni Mama. Di ba ang sipag niya talaga? Bongga! Ma'am, ako naman nagtututong multitask. Student number 2, Angelica Campos, ang single mama 24/7, ang pinakatalakerang online seller. Oh, mind you na! Char! Mama, kito level 1 pa din. Di makabante. De joke lang, ma'am. Student number 3, Ransel Alarcon. Reklamo dito, reklamo dyan. Ang binatang sa gadgets lang umiikot ang buhay. Try mo din kaya sundin yung utos ng nanay mo. Ma'am, kailan po ipapasa yung essay na assignment? May graded recitation pa po ba? Student number 4, Janina Escubio. Ang babaeng pasan ang mundo ni hindi yata alam kung paano tumawa. Bakit nga ba lahat ng itanong mo alam niya? Dahil laging libro ang dala. Sis, minsan uso din magpahinga. We will be having a recitation later. Submit your requirements. Wala na dito. Lagi na lang ganito. Makapagod na ya. Hindi ko lang ay. Tatakot na ako. Sobrang takot. Paano na magulang ko? Paano na pangarap ko? Bakit? Kailan ba yung may karapatang mapagod? Alam nyo ba yung nararamdaman ko? Di ba hindi? Pagod na pagod. Napagod na ako! Lagi na lang talo. Pag ganito, dami pang ginagawa. Pagod na ako. Araw-araw na lang may ginagawa. Aral dito. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Gusto ko na sumuko. Kung meron mang hindi nang iwan sa atin sa gitna ng mga pagsubok na ito, siya ay ang ating Panginoong Diyos na higit na nakakaalam ng ating mga pinagdadaanan. Good day, everyone! Today, another history slowly unfolds. Gaya ng aming mga paninda, sari-sari ang mga pinagdaraanan ng mga tao ngayong pandemya. Hindi lahat makukumbinsin natin na tangkilikin ang ating ibinebenta. May karapatan tayong pumili kung ano ang gusto talaga natin. Life is always a matter of choice. Minsan, ang dami nating reklamo sa buhay na parang hirap na hirap tayo sa panahong ito. Pero, narealize ko, mas mabigat ang pinagdaraanan na sumusuong sa gayerang ang kalaban na hindi nakikita. Minsan, sa sobrang pressure natin sa buhay, sa kagustuhan natin maging number one, nakakalimutan na natin na maging masaya, I realize na mali ang maisip na wakasan ng buhay. Dahil gaya sa libro, tayo ang susulat ng masasayang kabanata at tanging Panginoon ang siyang magbibigay ng wakas. Maraming aral ang tinuro sa atin ang pandemya. Maaaring sa isang iglap, biglang nagbago ang lahat. Ito ang panahong mas umigting ang ating pananalig at pananampalataya. Sa Kanya tayo lagi mananalig at uhugot ng lakas sa panahong pakiramdam natin ay unti-unti tayong nanghihina at nawawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pandemya at maraming hamon na ating kinakaharap ngayon, mananatili ang NEUST sa mission at vision nito na makabubuti para sa lahat, higit lalo sa mga mag-aaral. Alam kong kaya mo at kinakaya mo. Hindi ang pandemyang ito ang tatapos sa binubuo mong pangarap. God has a perfect plan for